Hello, good afternoon, good evening. Lahat ng mga taga-subaybay ng ating Etches Latches, may kasama ng Garbanchos. So, musta po tayong lahat dyan mga ka-OFW? Rapper pa rin ito na nakalagay. Na kailangan natin So, wait lang ha. Ano lang tayo. Hello, tawag doon. Good evening po sa lahat ng mga kapwa ko OFW dyan. Ayan po, magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan kapwa ko OFW dyan. Yan. Ugong-ugong na naman ngayon yung ating balita na naman. Balita sa telehealth na yan, no? Di pa nga natapos tong ano dito. Pero mag-move on na siguro. So, ayan po, no, mga kapako FW. Magbibigay po ako sa inyo ng tips patungkol po dyan sa interior design o interior decorator sa loob ng ano ng bahay. Sakali kung magpapagawa kayo ng bahay nyo, di ba? Para at least ano, siguro mga tulog na siguro yung iba. Kaya siguro sabi din. Sana yung iba, tulog na bang iba dyan? So, ayan po mga kapwa ko OFW dyan. Kumusta po ang lahat? And then, ayun. Tayo po ay live po ngayon sa ating Lebanon TV. Diba? May Lebanon TV po tayo ngayon. So, ayun po. Ayan. Pasok po tayo ngayon. So, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede po kayo mag-subscribe. Ayan. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang lahat dito sa ating lalo dito sa bansang Lebanon. Yan, kumusta po ang lahat dito po. So, yung topic po natin ngayon po ay tungkol po sa magbibigay pa ako ng tips about po sa interior design. As per sa aking nalalaman lang. As per sa aking knowledge. Yan.
Kasi mostly kasi may mga OFW na may gusto magpatayo ng bahay, ganun. So at least para at least meron kayong idea na simple lang siya, pero pag tingin ng nakakarami, elegant yung tingnan yung bahay nyo. Ano, simple lang siya, pero mamahalin tingnan, di ba? Yun yung sinasabing simple but terrible na, di ba? So, good evening po sa dyan sa ating mga viewers dyan, no? So, ngayon po, ako po yung magbibigay ng tips sa'yo about sa interior design o interior decorator, ganun. Sa loob, sa yung mga nagpla-plan dyan na magtayo ng bahay. Siyempre, yung mga OFW, yun naman talaga. So, ngayon po, ako po yung bibigay sa inyo ng simple tips. Okay? So, bago tayo tumuloy sa tips na So, bago tayo muna tayo po sa diba? Ayun, kukurakutin na naman nila yung ibabayad, di ba? Anong silbi naman yung ano niya? Anong silbi naman yung about sa PhilHealth na yan? Kasi meron tayong mga ano, meron po tayong mga insurance. Ito muna, unahin po natin, tatalakayin talaga itong PhilHealth bago ipunta tayo sa, magbibigay ko sa inyo ng tips doon sa interior designs. Yung mga gusto mag, ano ha, yung gustong mag, i-apply nyo dyan sa bahay nyo, magpapatayo kayo ng bahay. So, iyan na natin mamaya. So, itong ano natin muna talaga yung issue talaga nito, ng PhilHealth talaga na to. Bakit kailangan, na which is naman na hindi naman iyan na yun. Dagdag pa, sakit lang namin, pasanin yan. Anong gagawin niya sa amin? Mga gatasan niyo kami, mga OFW, mayayaman, mapipira. Di, ganun, oy, tingin niyo sa amin dito, magtatay ka. Na yung mga bilihin na dito, lalo na sa tumasa nun, ay mamahal na po yung mga bilihin po dito. Sobra na yung mahal ang mga bilihin po dito. Tapos ngayon, sa PhilHealth na yan, kukurakutin. Ito naman may mga akda dyan na ano, na ng PhilHealth, yung tulad ni sino ba yan, si Risha Antiveros ba yan, na magmamagaling na naman yan, di ba? Siya naman yung nangunguna na naman dyan, sila yung may mga akda dyan sa mga ano na yan, sa mga PhilHealth na yan. So, dapat ipigil niya yung pag-aano niya sa mga PhilHealth na yan. Kasi kami mga OFW dito, nagtatrabaho kami dito ng ano, buhay ang trabaho namin dito. Tapos, ipapataw niya pa sa amin ano na yung PhilHealth na yan. So, kung mamatay nga kami dito, hindi nga namin mga PhilHealth na yan. Mabuti pa siguro yung mga yung ibabayad namin dyan sa PhilHealth na yan. Ano namin dyan sa insurance, may pwede pa, may malibak pa pag nag-ano kami ng insurance, di ba? Kaya kung may insurance man ako sa Pilipinas, nagkuha ko ng life insurance, so mas okay pa dun kaysa dyan sa PhilHealth na kukurakutin lang ninyo, so mas maganda pa yung life insurance kasi after 5 years, 10 years, may malibak siya. Or ihulog namin sa ECCS, after namin tumandat kami, mag-edad kami ng 60, may makukuha kami na pension, di ba? Mas maganda yun. Yung ilalaya namin yung PhilHealth, kukurakutin lang ng ating mga ano diyan, ng ating mga ibang opisyalis diyan sa PhilHealth.
hindi maganda, di ba? So nakaka ano, nakaka nakakainis na mga ano, mga naiinis kasi ako sa mga ganung bagay talaga. Bakit ganun yung ano, bakit ganun yung ginagawa niya sa amin mga OFW? Hindi po kami tumatay ng pera po dito, no? Hindi po kami dito nag-ano ng pera para lang dyan sa ano. Nag-aano po kami dito, naghahanap buhay po kami dito para sa pamilya po namin. Dugot pawis yung buhunan namin dito mga OFW. Tapos, ya, ano pa, bibigyan niyo pa kami ng pasanin dyan, PhilHealth na yan, di ba? Tapos kukurakutin na ng iba dyan. Oh, ayan si Riz Centiveros. Puno, puro na lang ano yan, puro dadal na dadal na kasi ngayon iyaano naman yung ano dyan yung pagdos yung PhilHealth na yan. So ayun po, ito po yung isa pang topic natin talaga about sa PhilHealth. Okay, so ngayon iyaano ko po sa inyo about sa ano, about sa interior designs. Okay, kung sino pong gustong pagdun, kung sino gustong matuto. Okay, ano, about knowledge lang to. Bibigyan ko lang kayo ng knowledge, no, about sa ano, about sa interior designs lang ba, di ba? So, yun po, kung bago na po kayo sa akin YouTube channel, pwede po kayo mag-subscribe. Pwede niyo po sabihin yung mga kaibigan niyo, subscribe yung YouTube channel. So, pagkatapos ng lockdown na to, ako po ay lilipad or maglilibot dito sa Lebanon. Lilibutin ko po yung Lebanon, di ba? Yung hindi niyo puntahan, dadalhin ko po kayo doon, di ba? Yung mga wish buhay dito, no, ano. So, ayun po, no. So dito po tayo ngayon, yun po, mag-start po tayo sa ano, about dito sa interior design. So kasi meron po tayo yung mga kapo nating OFW kasi. Eh siyempre, isa sa mga plan po kasi nila or plan natin is magkaroon po tayo ng sariling bahay, di ba? So yun, magpuso natin magkaroon tayo ng sariling bahay. So nandito na po tayo sa ibang bansa, ito po yung isang pangarap natin para doon sa mga walang bahay, yung may mga bahay din. So ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung dun sa mga gusto magpatayo ng ano, gusto magpatayo ng bahay. So, wala, ano nangyari? Yun, nawala. So, ayan po, no, dun sa mga gusto magpatayo ng bahay. So, iyan naman ko po kayo, bibigyan kayo ng tips, no, sa mga kapag-OFW dyan na gusto magpatayo ng bahay na siyempre, pangarap natin yan. Siyempre, kahit simple lang siya, kahit kunti lang yung budget natin, pero pag maayos talaga yung pagplano talaga, pagtayo ng bahay, simple lang siya, pero elegant yung dating. Yun ko i-ano ko sa inyo. I-share ko sa inyo, no? For example, hello, nagbabalik. Nawala yung signal natin, no? Nawawala-wala kayo sa internet ko dito, no? So, ayun po, nandito na po tayo. Balik po tayo sa topic po natin. Doon sa, ano, ibibigyan ko kayo ng tips about doon sa magpapatayo ng bahay. Una-una kasi, kung gusto natin magpatayo ng bahay, kailangan planado lahat yun. Planuhin natin, kahit maliit yung budget natin, kailangan talaga isplanado lahat. So, mag-isip po tayo kung ano pong klaseng ipapatayo natin ng bahay. Kasi kung hindi tayo mag-iisip, hindi natin iisipin, kung halimbawa, magpapatayo tayo ng bahay, kung gusto natin modern, so dapat, ang hat na ano natin, plano is for modern lahat. Lahat magsimula sa mga materyales, sa loob ng bahay, kung modern talaga yung design natin, hanggang doon sa mga gamit, for modern. Diba? Kasi pangit naman yan, kung yung bahay natin ay modern, tapos, mag-ano tayo ng mga materials natin, naluan natin yung mga classic dyan, di ba? So, tapos yung bahay natin modern, tapos yung mga furniture natin is puro classic, so, sasabog po yun, hindi po mag-aakma yun. Pero kung ano naman po, kung yung bahay po natin is modern, so dapat talaga yung sa loob ng bahay din natin is modern din, di ba? Kasi para at least mag-ano siya, may harmony po tinatawag dun. So, maganda, balance po siya. Maganda yung tingnan sa loob ng bahay, ganyan.
Tapos kailangan yung kung ano yung motif natin, for example, yung motif natin is green, di ba? May yellow green or something green ganun. Ah, ganun ba? So dito po tayo no sa ano. Dito po tayo sa bahay. Kasi mayroon kasi ako nag-aano, mayroon kasi ako nakikita kasi na may nagpapagawa ng bahay ng mga OFW. Tapos ngayon, yung bahay kasi nila, tulad ng sinabi ko kahapon, mayroon isang kababayan kasi na nagpagawa ng bahay and then yung bahay, maganda, okay naman yung bahay, wala namang problema. Kasi lang may nakita kasi ako din na tag din na dapat baguhin. Kasi kagaya-kagaya na si kabayan, isa paggawa siya ng bahay, tapos yung bahay na pinagawa niya, yung bahay na pinagawa niya, dun sa sala niya, nakita ko kasi yung sala niya, yung tiles na ginamit niya dun is ano, may mga design, yung tiles na yun, may mga design, great na nakita ko dun. So, pag ganun ang ginamit mong tiles dun sa sala mo, hindi yan mababagay, walang mababagay yan dun sa ano, hindi magbabagay yan dun sa sofa na bibilin mo, kaya mga furniture na bibilin mo. Kasi ano eh, iba-ibang, ano eh, may mga kulay, tapos may mga design, sabugang mangyayari. Yung pag ginagyan mo ng sofa yan, halimbawa, modern yung baba mo, tapos okay, yung tiles mo is parang maraming design, parang kagubatan ng design. Kasi ginagyan mo yan ng sofa, no, furniture, hindi mag-aakma yan dun. So kailangan, pag sa bahay mo, dapat ang sa sala mo, dapat ang ilalagay mo lang na tiles, yung walang kulay, yung plain lang siya, off-white or white lang siya. Lagay mo din sa salon niyo o kaya sa sofa niyo, sa sala niyo para maganda. Kasi pag ang tiles niya dun sa bahay niyo, sa may sala niyo is glossy siya, tapos white or off-white ganun, lalagay mo din. Kahit anong sofa 'yan, pwede mabagay 'yan. Ilagay mo ng sofa na kahit anong kulay ilagay mo 'yan diyan na sofa, bagay lahat 'yan. Eh. Bagay yun eh. Kasi yung tiles, yung aangat yung kulay ng sofa nun eh. Dadalhin din ng tiles yung sofa na binili mo. So kailangan, yung tiles na gagamitin mo dun talaga sa sala mo is huwag kayong gumamit ng tiles na gagamit kayo. Kasi minsan kasi nakikita ko, alam niyo naman sa mga probinsya, nakikita ko yung ginagamit nilang tiles sa mga bahay nila is kasi gusto nilang favorite color nila is green, favorite color nila is brown, favorite color nila is yellow, or favorite color nila or anong favorite color. So yun ang nilalagay nila dyan sa ano nila, sa tiles nila. So, ang kinalabasan yung bibili tayo ng sofa, bibili tayo ng furniture. So ngayon, pag ginagyan natin yan, for example, sabi natin, bumili kayo ng tiles na ano, bumili kayo ng tiles na green, yellow, red, iba-ibang kulay, ganyan. Kasi yung nilagay niyo. Kasi ngayon, palalagay niyo ng sofa, bumili ka ng sofa. Tapos ang bilin niyo ng sofa is, ano, sabihin natin, ang nabilin niyo ng sofa, ano din, isang kulay lang. Tapos ngayon, pag nilagay niyo doon, hindi siya magbabagay kasi, sabog yung tiles doon. Yung tiles kasi yung nakakadala ng ano doon, nakapaganda ng furniture natin. Isa din siya nagpapaganda yun. Siyempre, yung ano niyo, yung sa walling niyo, yung sa pintura niyo, so kailangan magmamatch po siya dun sa tiles niyo, magmamatch niyo dapat niyo. Para at least, halimbawa yung tiles niyo is off-white, tapos glossy siya, so dapat yung ano niyo, yung sa wall niyo, off-white yan o kaya white, parang ganun, para ano siya, maganda siya tingnan, may connection siya dun sa tiles niyo. Talaga is, magulo, iba-ibang kulay, talagang sasabog talaga yun. Kagaya kay kabayan, nakita ko yun yung tiles niya. Okay naman yung bahay talaga. Kaso lang, hindi nag-ukma yung ano dun. Hindi nag-akma yung ano niya, yung tab dun. Hindi nag-akma yung ano niya, yung sofa doon sa tiles na pangit tingnan. So, dapat ayusin nyo, ayusin yung pagpili nyo ng ano. O sa sala nyo, dapat ang gagamitin yung tiles ay ano, off-white, mga ganyan, glossy, mga ganyan. Kasi madali hanapan yan ng ano eh. Madali partneran ng sofa yan, ng mga furniture nyo dun sa bahay. Tapos kailangan yung mga lalagyan nyo dun sa bahay nyo, dapat ano, may connection sa bawat isa-isa. Huwag kayong
maglalagay ng ano ng ito yung bibili ka ng sopa, ang binili mong sopa ay ano ay kahoy, tapos for example ang binili mong sopa ano kahoy siya. Oh, hindi, ganito yung sopa, di ba? Ganito yung sopa, ganito. Tapos yung pag pumili naman din kayo ng ano, pumili kayo ng center table, di ba? Pag pumili kayo ng center table, kasi minsan kasi nakakabili kayo ng sopa, walang center table, di ba? So, ang titingnan niyo pala, titingnan niyo doon, pag bumili kayo ng sopa, tingnan niyo yung ano, yung paa ng sopa. Kung ano yung paa ng sopa, dapat bumili ang bibili niyo yung center table, ganun din. For example, ang paa ng sopa ay bakal. So kailangan ang bibilihin yung paa ng center table niyo is bakal din. Kasi para match po sila, may connection sila isa-isa. Pero kung ang bibilihin niyo yung sopa is bakal yung paa, tapos ang bibilihin yung center table ay kahoy. So pangit siya, hindi siya bagay. So kailangan kayo ng mga furniture din sa bahay niya sa loob ng bahay. Away-away yun. Masakit sa mata yun. So, hindi siya magandang tingnan. Hindi ka aya-aya. Yun ang gagawin nyo. For example, ano, ang sopa nyo ay green. Yung green color. Tapos, yung center table nyo, kailangan mas maganda. Bibili kayo ng ano, may salaning. Maganda yun. Kasi kung may salaning kasi, agaw attraction pa din yun eh. Tapos, lalagay niyo ng decoration. Tapos din sa ano niyo, sa center table niyo, dapat ilalagay niyo dapat ano, flowers, maglagay kayo ng flowers diyan, maglagay kayo ng ibang mga ano pa diyan para sa center table niyo, yung magandang arrangement ng flower, di ba? Tapos dapat ano, hindi dapat yung sala niya, kung yung maliit yung sala niyo, huwag kayong, kasi may nakita ko ng mga OFW, tapos ano, yung bahay nila nakita ko, ang liit ng sala nila, tapos bumili sila ng napakalaking sopa. Di ba? So, ang nangyari, ang di ba? Na ano yung point ko doon? Nakuha niyo yung point. So, kinain na yung bahay nila, ay yung sala pala nila, is kinain na ng sopa. Kasi malaki, napakalaki ng sopa. Sabi, bumili. Ang ano nila, ang sala nila, instead na ang magkakasya lang na sopa doon, ay ano lang, 2-seaters lang. So, ang ginawa nila, bumili sila ng 3-seaters na sopa, tapos meron pang 2-seaters, at saka may 1-seaters. So, na siya. Wala na, maladaanan doon. Pangit na, di ba? So, kaya bago kayo bumili ng sopa para sa sala, kailangan, sukatin nyo muna yung sala nyo. Kailangan, hindi kayo bibili basta-basa ng sopa na talaga na malaking-malaki yung sa sala nyo. Dapat yung tama lang. Okay. Kasi marami ako nakikita talaga, napakalaking sopa nila dito. Meron naman ako nakikita, napakalaki ang sala, ang nabili ng sopa, napakaliit. Di ba? Hindi tama. So, kailangan talaga, pagpaplanuhan natin maayos. Bago kayo bumili ng mga gamit, furniture sa bahay nyo, titingnan nyo muna yung wall nyo. Yung sa wall nyo, tingnan nyo muna. Tingnan nyo yung, ano nyo, yung tiles nyo. Ibagay nyo doon sa bibili yung sopa. Para may connection sila lahat. Kasi kung hindi nyo titingnan, iba-ibang kulay din. Ang mga dalabasan nyo, magiging pinakbit yun. Diba? Tapos, yung sa cortina din. For example, yung sopa nyo, is may touch-up green yung sopa nyo. Okay? So, ilalagay nyo din sa yung cortina nyo, may touch-up green din. Para may connection din bawat isa-isa. Tapos, ang ilalagay nyo din sa center table nyo, is may connection din dun sa sopa, may connection dun sa cortina. Lahat is may connection. Para pag mayroon kayong bisita sa bahay nyo, pag punta ng kasi kung ang bahay niya isabog-sabog, iba-ibang kulay, magulo sa mata yun. Parang instead ng magandang tingnan, wala na po yung pangit na tingnan tuloy kasi iba-iba ng kulay. Dapat dalawa, ano lang, kasi dapat ang gagamitin nyo is tatlong kulay yun. Meron tayong tinatawag na ano na primary color. Yung for example, primary color, yung green o primary color, oh, di ba? Green. Secondary color, ganun. Tapos, natural color, mga ganun. Or coating color. Yung coating color, yung white, pwede yun eh. Pwede yun yung, ano, basta tatlong kulay lang gagamitin nyo. Para atas hindi magulo yung loob ng bahay nyo. Kasi kung iba-ibang kulay talaga yun, magulo yun. Magulo yung lahat yun. Tapos, dapat, pag bibili kayo ng mga gamit sa bahay nyo, may connection bawat isa. Yung, ano nyo,
yung mga gamit sa loob ng bahay nyo. Kasi kung kulay green, kulay yellow, kulay red, kulay pink, kulay brown, kulay black, o anong kulay dyan, pangit siya tingnan. Instead na, ano, kasi hindi naman pabili na, kasi sabi natin, gusto ko itong kulay nito, kaya binili mo. Tapos, kasi maganda siya, maganda siyang hugis. Ikaso lang, hindi naman siya akma. Doon sa bahay mo, so, wala lang, walang silbi. Sayang lang. Kaya mas maganda, humanap pa ng, ano, ng magpa-partner doon sa loob ng bahay mo. Kasi, kaya para yung mga bisita o pupunta sa inyong bahay, is, mapapawaw sila kahit simple yung bahay mo, pero meron silang harmony or meron silang connection bawat isa doon sa loob ng bahay mo, okay yun. Di ba maganda tingnan? Di ba kwan, maaliwalas tingnan sa mata, kapag relax ka, mga ganun. Yun dapat ang ninyo. Basta tips ko lang sa inyo, pag nagtatayo kayo ng bahay talaga, sa loob ng bahay, lalo sa sala nyo, huwag kayong bibili ng mga tiles na iba-ibang kulay para doon sa sala nyo. Kasi para pag bumili kayo ng sofa, pag bumili kayo ng sofa, hindi kayo mahirapan partneran yung tiles nyo. Kasi ano eh, yung sofa nyo, okay, yung glossy, off-white, maganda eh. Kahit anong sofa kasi iba, ano dyan, okay yan eh. Tapos kahit anong klaseng kortina ilagay mo dyan, okay yun eh. Kasi off-white yung ano mo. Pero kung iba-ibang kulay yung ano mo, iba-ibang kulay yung tiles mo sa sala mo, tapos hindi mahirapan kapartneran ng kortina, mahirapan kapartneran ng sofa, mahirapan ka bumili ng kung anong gusto mong bilhin sa loob ng bahay, mahirapan ka. So kailangan may connection. Yun. So okay na okay, tapos dako tayo dito sa ano, sa loob ng kwarto nyo, 'di ba? Sa loob ng room. Sa loob ng room naman niyo, kailangan talaga kung gusto niyo iba tayo sa sala niyo, tapos din sa loob ng kwarto niyo iba. Kailangan ang gagamitin yung tiles doon sa ano sa sala niyo. Ano, wag nang tiles ang gamitin niyo. Gumamit kayo ng parquet doon, parki. O yung parki nang gagamitin, yung parang yung ano, yung nakikita kayo yung ano, kahoy, tawag doon, parking tawag doon. So, 'yun ang gamitin niyo. Kasi pag ganyan ang ginamit niyo kasi, minsan kasi pag tutulog tayo, di ba? Siyempre, bedroom natin. Pag gising natin, minsan wala tayong chinelas. So, ano 'yun eh, pag malamig sa paa yung tiles. Eh. Pero kung ang gagamitin natin doon, kahoy siya, parte yung gagamitin natin doon, maganda kahit wala tayong ano doon, kahit wala tayong chinilas, hindi siya malamig pa rin. Tapos, ganun pa rin, dapat pa rin, may budiksin pa rin doon sa loob ng kwarto nyo. Dapat, huwag kayong maglalagay. May palagay kayo ng pink, lagay kayo ng blue, lagay kayo ng, kasi gusto kong ganitong kulay, ganun-ganun. Hindi, pangit din tingnan yun. Kahit yung bahay, yung kwarto nyo, simple lang, maliit lang siya, pero mayroon siyang story na tinatawag, may story siya. Maganda tingnan din 'yon, 'di ba? For example, yung bedrooms natin, yung bedrooms natin kailangan na may connection siya doon sa ano, may connection siya doon sa wall, ganyan. Para at least may lahat may connection. Tapos yung ano mo, yung kurtina mo sa kwarto mo, dapat may connection siya doon sa bedsheet mo. Ganun. Para maganda, maaliwanag tingnan, maganda pagtulog, maayos, ganun. Tapos kailangan yung kwarto nyo, kahit kung maliit yung kwarto nyo, tapos, ang dapat ang gagawin nyo din sa maliit na kwarto nyo, kasi maliit, siyempre, dapat ang gagawin nyo, ay yung gagawa kayo ng mga attached cabinet, mga ganun. Para yung mga gamit nyo, hindi na saan-saan, sabit, o saan-saan, pagsasabit yan, di ba? So, may tatago nyo. Meron, bawa yung kama nyo, magpagawa kayo ng kama na may palalagyan nyo ng drawer sa ilalim, so, doon nyo paglalagay yung mga ano nyo, mga damit nyo, mga ganun. Tapos yung dapat yung ano nyo, yung wardrobe nyo, mas maganda naka-built-in ganun. Okay. Dapat, pag bumili din kayo ng ano, ng wardrobe, o kaya bumili kayo ng bed, di ba? Dapat, susukatin nyo muna yung dimension ng bahay ng kwarto nyo. Huwag kayo agad-agad bibili ng ano, ng cam. Ba to? Wag kayong bibili ng ganun. Pag-isipan nyo muna yung dimension na lalagyan nyo ng ano, ng pakama nyo. Kasi in the future, magbabago kayo ng isip, magbabago kayo ng ano, may plano, di ba? Para in the future, maganda. Kasi dapat isipin din natin na once na mag-ano tayo ng, ano, ng bahay, dapat meron tayong mga for the future, may ibahin natin. May iba naman talaga, di ba? Pag bumili kayo ng bedrooms or bed, kailangan talaga
magpipit siya doon sa ano mo, sa bedroom, sa room na ginawa mo. Huwag kayo talaga bibili ng malaking-malaki. Kasi mayroon ako nakikita, ano, may bedroom siya, bedroom area niya, napakaliit lang. Tapos bumili siya ng bed, ano, pang queen, ang binili niya. Eh, pang ano lang, pang king lang yung ano, yung bedrooms niya. Bumili siya ng queen. O sabihin natin, pang medium yung, ano niya, yung pang medium lang yung bedroom niya. Ang laki-laki niyan, di ba? So, dapat, wag yun. Dapat sukatin nyo muna. Lahat susukatin lahat. Huwag kayong basta-basta na, ano, kasi nasa huli yung pagsisisi. Tapos, bibili kayo ng, ano, minsan, nai-deliver sa bahay lang, hindi na kasya dun sa, ano, anong gagawin? No choice. Minsan, pabawasan, anuhan dyan, nasisira, di ba? Basta, sabi ko lang sa inyo talaga, kailangan, sa loob ng kwarto nyo, dapat connection bawat isa. May story dapat yung kwarto nyo. Ganun. For example, ikaw, nakatira ka dyan sa kwarto mo, single ka, so kailangan yung mga ano mo dyan sa bahay mo, sa kwarto mo, is puro pang single, mga ganun. Kung pang matanda naman, pang matanda naman yung ano mo, yung tema mo na sa kwarto mo. Para maayos. Magmula sa kortina, bedsheet nyo, huwag kayong bibili na porkit. Mura siya, bibilin nyo. Diba? Kasi mura siya. Kasi lang, hindi naman, wala namang connection. For example, ang ano mo, ang big, ano mo, yung comforter mo ay, sabihin natin, yung comforter mo ay ano, ay iba-ibang kulay. Kasi lang, yung wall mo kasi, isa lang ang kulay. Sabihin natin, pink yung kulay ng wall mo. Yung wall mo is pink. Tapos ngayon, yung ano mo, yung comforter mo, iba-ibang kulay. Tapos, bumili ka pa ng kortina, ano din, tag dun, dalawang kulay, iba-iba. Tapos, anuhin mo na dun, nag-kortina ka na, naglagay ka na ng comforter mo, ang kalalabasan yung sabog, walang kwenta. Diba? Magulo sa mata. So, ang gagawin mo, yung bedroom mo, bumili ka ng comforter, i-match mo dun sa ano, i-match mo dun, ibawa, yung wall mo, if may touch of purple, ganyan. Diba? Yung wall, touch of purple yan, diba? Yung ganyan, pintura niya. So, dapat yung, ano mo, yung comforter mo, may touch of purple din. Para magkukoneksyon siya doon sa kortina mo, ay sa wall mo. Tapos, yung kortina na gagamitin mo, may touch of purple din. Para ang kakalabasan nyo, maayos na. Tapos, magdadagdag ka na lang ng kulay white. Kasi yung white kasi, natural color kasi yan eh. O, yan. Okay na yan. Yung unan mo, okay yan. Kahit yung unan mo dyan is siya white. Okay, tapos, ano, okay. Dapat may connection dapat sila isa't isa. Tapos yung bed mo naman, kung ang bed mo is kahoy, okay, yung kahoy mong bed, mas maganda talaga yung ano, kung na kayo dapat iba-iba yung ano, tiles niya, iba yung tiles niya sa kwarto niyo, iba yung tiles niya sa tawag doon, sa sala niyo, mga ganun. Tapos yung sa kusina niyo, iba. Pag dirty kitchen, dapat iba yung tiles din doon para iba-iba yung ano, iba-iba yung mayroon tayo mo tinatawag. Basta wag kayong ano, isipin nyo muna bago kayo magpagawa ng bahay. Hindi pwede porkit meron na kayong budget. Okay, sige, go. Gusto natin, go. Ganito. Hindi kasi pangit ang kakalabasan nyo eh. Instead na gaganda yung ano ng bahay nyo, papangit siya. Kasi iwalang story. Dapat meron tayo story. Kasi ako kasi, pag gumagawa kasi ako ng sa trabaho kasi, gumagawa kasi ako pag nagdidecorate ako ng isang bedrooms kasi, binibigyan ko ng story yun. Naglalagay ako ng story doon kung anong klaseng story yung lalagay ko doon. For example, yung ano, yung wall ay kulay blue, mga ganun. Tapos, yung mga karpintero namin, sinasabi ko na, okay, ilagay mo to dito yung bedrooms dito kasi babagay to dito. Ganun. So, doon ko pinagay. Ganun. Para pag ano, pag nagbinhisan ko na yan, lagyan ko ng mga comforter, madali siya, may connection na bawat isa-isa. Yun dapat ang gagawin natin. Huwag kayong basta bibili-bili ng pagkit gusto natin, mura ganun, bibili natin. Wala pangit. Kahit simple na yung bahay nyo, basta pinag-isipan ng maayos, di ba? Maganda yun. Maganda yung tingnan yun. May iba naman dyan, ano, yung sa, ano nila, sa kusina nila. Okay, sa kusina nila. Mas maganda kasi sa kusina nyo, ano, yung wag na kayong gayan kung ano-ano pa diyan sa ano, diyan sa
sa may mga sa may tawag yung tinatawag na no sa kitchen yung may mga lababo diyan lagay yung mga plato or ano huwag na kayo maglagay diyan yung parang ano doon dapat clean lang siya yung lagay kunti lang may nagaylagay mga kayo diyan kunti lang ang gagawin niyo maglagay kayo ng mga cabinets mga ganun tapos yung mga utensils niyo mga ano lagay niyo sa ano sa drawer ng sa kitchen niyo mas maganda para tago siya o huwag kayo kasi pag para maganda tingnan parang style kundo mga ganun di ba yung mga condominium di ba yung mga gamit na sa ano na sa mga sabi, mga cabinets mga ganun para tingnan lahat para yung bahay niyo kahit maliit lang siya tapos pag may pupunta doon na ano may pupunta ng mga visitors niyo titingin ay okay ah magayos na tapos magugulat yung mga visitors niyo kasi yung mga gamit niyo ano nasa nakatago ng maayos pagkuha ng halimbawa diyan sa kusina niyo minsan niya ako nung una nagugulat nga ako sa isang kaibigan ko nagharap sabi ko kasi sa probinsya namin wala kasi yun dati so nagulat ako eh pag ano sara lagay lang sa may mga lababo diyan nandoon lagay diyan tapos sabi ko sara dito eh nandoon pala sa ano pala kailangan din yung sa kusina niyo dapat sinatulad ng sayado kanina dapat may connection din isa-isa isa't isa di ba huwag kayong magbibili ng kung ano bibili kayo ng kung iba-ibang kulay din sa kusina niyo kasi pangit din tingnan yun okay tapos yung sa tiles niyo naman kasi meron din ako nakikita din na iba na mga OFW na paggawa ng bahay yung tiles nila sa ano nila sa kusina nila hindi akma doon sa ano nila sa lababo nila tapos tiles din sa flooring nila iba-ibang kulay iba-ibang ano magulo tingnan wala silang connection kung dapat isa lang off-white yung kurta yung ano yung nyo tapos yung lababo nyo is black tapos yung tiles din may black din connection dapat isa-isa di ba para maganda tingnan hindi magulo tingnan kasi lang pangit din dapat yung mga gagamitin yung mga materials din is may connection din isa-isa din hindi yung na nagpagawa lang kayo kasi gusto nyo ganyan. Sayang yung pera natin, di ba? Walang ano, hindi maano yung ano, hindi maganda. Kasi minsan kasi may ang ano kasi, minsan kasi ako din na pumupunta din ako sa mga client. Di kaya dito sa Lebanon pumupunta din ako dito. Bumibisita din ako sa kanila. Gawa na yung bahay nila. Kasi mostly ang saan kasi is interior decorator sa loob ng bahay yung ganun. So gawa na yung bahay nila. Pagpunta ko doon, as in gawa na talaga yun ha, as in gawa na. Tapos pagpunta ko doon, nag-aano ako sa mga may-ari ng bahay na ito maganda dito lagyan dito ng ano sofa okay dito ito sofa dito wardrobe dito kasi halimbawa sofa kasi kailangan ng console mirror dito kailangan ng chandelier dapat yung ano yung chandelier naman na ano nyo nagagamitin nyo dun huwag kayong bibili ng chandelier na ang sofa nyo ay is modern di ba alam nyo man naman yung modern ngayon, di ba? Tapos, ang gagamitin yung chandelier ay classic. So, anong kalalabasan yun? Pangit tingnan yun, classic. Tapos, ang sofa nyo is modern, pangit. So, kailangan, kung ang sofa nyo is modern, ganun din ang chandelier modern. Ganun ang inaano ko sa mga client ko o pumunta ko sa kanila. Naghahanap ako. Naghahanap talaga ako, pinapartner ko talaga yan, yung ano nila, yung sofa, yung sa decoration din sa loob ng bahay nila, tinitingnan ko din, pinapadan partner ko din yun, yung sa sofa. Kasi mahirap naman pag iba-iba yung ano, iba-iba yung iba-iba, may modern, may ano, may tawag doon, may classic. So, pangit tingnan yun, dapat iisa lang. Kung puro kayo bahay mo, sa sala mo, kung puro naman bakal ang ano mo, puro bakal ang gamitin nyo. Di ba? Wag yung bakal, wood, di ba? Si pangit yun. Kung okay, mga bakal ganun. Kung silver, okay, gamit kayo ng silver. Wag na kayo magamit ng gold. Na ano pa, yun yung inaano ko sa mga kliyente kapag pumupunta ko sa kanila. Minsan kasi may kliyente din kasi na gusto nilang ganito. Okay, sige, walang problema. Tapos meron din dito sa Lebanon, may kliyente din ako. Kliyente, bala siya, masunod, bala siya. Nagbigay na ako sa kanya ng idea. Kaya ang nangyari kasi nun, ano, yung kliyente kasi ilang bedrooms yun na, ano yun, 10 ata na bedrooms yun yung pinuntahan ko dun.
nabigyan ako sa kanya, sabi ko ito babagay itong ano, ibabagay yung comforter dito sa ano na to, dito sa bedrooms na to, as per doon sa kulay ng ano, kulay ng kwarto. Eh siya yung gusto kong palagay, ay sige, bahala ka sa buhay mo, eh, gusto mo yan, di ba? Dapat pagpa-partner-partnerin talaga dapat 'yun. Dapat magka may ano, may story dapat, may kwento dapat yung gagawin mo. Kasi ako ganun ginagawa ko. Hindi ako nag-aano sa ano. Pero usually naman din dito yung iba sa mga client ko, sumusunod naman din sila. Lalo na pag pumunta ako sa nila, pag nag-occular visit ako sa bahay nila, tinignan ko yung bahay. As in bahay talaga, wala pang mga kalaman-laman lahat. As in wala talaga 'yun. Walang ano, ako mag-decide noon, ako mag-iisip noon kung ano yung ilalagay doon. So, as in wala pa talaga. Tapos 'yun, sumusunod naman sila yung ano doon. Minsan naman din may iba may ano, nagsasuggest na ako sa kanila yung ano, yung sa mga wall nila, lalagyan nila ng ano, ng TV. Naniniwala naman ng iba. Yung iba naman gusto nilang ano, pagtingnan nila pagkatapos na, yung kakalabasan ay pangit ng kinakalabasan noon. Dapat kasi ako kasi pag nagpunta ako sa isang bahay kasi, pag yung wala pa talagang kalaman-laman talaga na bahay, pinag-isipan ko kasi yun. Kung ano dapat nagkukunik lahat sila. May connection dapat sa isa't isa. Kasi kung wala, punta na kayo sa hotel, di ba? Punta na kayo sa hotel or sa ibang ano dyan, sa mga amo yung bahay. Misan nga yung amo yung bahay dyan, di maintindihan eh, di ba? Kasi ang bahay nila is, ano, modern yung bahay nila, pero yung mga furniture nila, yung mga gamit nila sa bahay, mga classic yung iba, di ba? Yung classic kasi, yung pag sinabi kasing classic, iba, marami kasing design yun eh. May mga mabusisi yung ano nun, mabusisi yung mga art, may mga arko-arko pa. Yan yung classic, iba-ibang design, yung mga parang mga sinauna, mga classic, iba-ibang design, mga ganyan. Pag modern kasi, clean, yung mga ganito. Halimbawa, ito siya, natawag ko siyang modern. Modern lang siya, di ba? Yung mga ganito, modern, di ba? Yan. Modern yung model design to siya. Yung ganitong model. Okay. So, kailangan, mandila. Yun. Basta may mga connection lang, ha? Bawat isa-isa, pag nag-ano kayo ng bahay, connection lang, may connection lahat, isa-isa. Huwag kayong bibili ng mga gamit sa loob ng bahay na walang connection. Dapat isa lang, may mga connection talaga. Kasi pangit pag wala, sayang lang yung ano nyo, yung idea nyo, yung bahay nyo, sayang. Dapat pag yung bahay niya talaga is modern, dapat puro modern lang din sa lahat na sa loob ng bahay, lahat mamula sa mga sa walling, sa mga gamit na mga material sa paggamit sa bahay niyo is modern lahat. Huwag kayong bibili ng classic. Kung contemporary or ano pa yung ibang tawag doon. Kasi may mga sofa din kasi, may mga furniture din, yung mga furniture din kasi may mga iba-ibang tawag doon yun. Doon, contemporary, classic, may mga urban pa dyan, tapos may mga yung sa ano yun, kalimutan ko yung isa. May marami yun eh, iba-ibang ano yun, mga bibingi ako. Basta, yun ang tips ko lang sa inyo ha, huwag kayong, pag-isipan nyo ng maigi. Kasi dun lang ako nagkaroon ng ano, yung nakita ko yung kababayan talaga natin na, oh maganda, natutuwa nga ako kasi nakapag-build siya ng bahay. Kasi lang, maganda sa labas, okay yung sa labas. Pero yung pinitsura niya, nakita ko yung ano sa post niya. Happy siya. Happy din ako kasi happy siya. Nakita ko, pagpasok pa lang dun sa may sala nila, pagpasok dun sa may kusina nila, pagpasok dun sa kwarto nila, wala na, pangit. Ang ganda ang bahay, ha? Maganda ang bahay. Pero pagdating dun sa loob ng bahay niya, nagmukha na siyang chip na tingnan. Oo, chip na siya tingnan, magmukha na mumurahin. Kasi, ang nandun sa loob na mga ano, mga gamit, hindi wala nang connection sa isa't isa, kaya pangit na sa tingnan. Ganun. So, kailangan, maganda yung bahay, maganda yung sa labas, nakita ko din lang yung bahay, yung design, maganda yung design. Kaso lang, yung pumasok na sa loob, yung tinignan ko na yung feature nito nga sa loob na, nag-iba-iba na yung design doon. Iba-iba na yung, ano na eh, yung ano niya, yung bintana niya is grills yun, tapos yung bintana niya, grills siya, tapos mayroon yung sliding window siya, yung bintana niya, sliding window yun, glass sliding window. Tapos ang binili niyan sofa, kahoy. Oh, di ba? Kahoy yung kasi kahoy plain kahoy yung na, ano. So ang nangyari, naging mukhang chip na yung sala niya. Chip na talaga siya, parang
umangit, tingnan. Pero kung ang binili niya surprise, parang ganyan yung binili yung surprise, may connection pa rin dun sa, ano, dun sa bintana niya. O, di ba? Yung tiles niya, iba-ibang kulay pa. Basta iba-ibang kulay yun. Tapos ang binili niya yung surprise, kahoy, tapos ang nangyari na, wala na, sabog na. Ang ganda ng bahay, ang maganda, nakita mo. Kinalabasan. So, kailangan talaga may connection lahat para yung bahay na tinignan nyo maging mukhang mamahalin kahit tingin mo is mura lang siya, gasto nyo, hindi gaano-ano, malaki. Pero pag tingnan talaga, ilig yan sa tingnan. Simple lang siya pero maganda tingnan. Yan ang sinasabi ko, dapat talaga may connection bawat isa-isa pag nagbili kayo, pag nagpaano kayo ng bahay, pag nagpatayo kayo hanggang dun sa loob, may connection isa-isa. Huwag kayong magpapagawa ng bahay niya na yung tiles niyo ay iba-ibang kulay. Okay? Iba-ibang kulay. Huwag. Mahihirapan kayo pumili ng sopa dyan na ilalagay niyo. Kasi in the future, bibili kayo ng sopa eh. Di ba? Hindi man ngayon or ano, bibili kayo ng sopa talaga, ng furniture. Yung tip ko lang talaga sa inyo, huwag kayong magpapagawa ng bahay na iba-ibang kulay yung tiles. Mahirap bagayan yan ng mga furniture, totoo lang. Mahirap bagayan yan. Kaya kailangan, white lang, hanggat maaari, white na glossy. Yun ang. Tapos, mas maganda siguro na tiles ngayon, ang kinamaganda na. Tartly kasi na tiles, medyo pangit tingnan yun eh. Pangit sa tingnan, para, kasi sinauna pang panahon yun eh. Pero mas maganda na ngayon, yung 60x60. Na bibili nyo na tiles, mas okay yun. Basta huwag kayong bibili ng tiles talaga na iba-ibang kulay. Mahirapan kayong pumili ng sofa. Pero kung isa lang kulay yung bibili nyo, off-white or white or may glossy, something ganyan, yun, maganda, maganda. Nadidipindi din yan talaga sa pagpagawa. Kung ano yung plano mo talaga sa bahay, planuhin mo muna. Huwag kayong basta-basta magpapagawa ng bahay na walang plano. Kasi magiging pinakbit ang kakalabasan nyo. Pangit ang kakalabasan nyo. Dapat makaplano lahat. Okay? Mula sa material, hanggang dun sa bahay, ganun. Ganun na nga yun. Misal nga, dito na, inis nga din ako minsan dito kasi meron ako dito bahay na may bahay ako na pinuntahan dito. Nirenovate na yung bahay na yan. Nirenovate. Pala yun doon lang yung perang may parang salon lang siya doon. May parang salon. Ang nagbili na ako sa kanya ng mga choices doon kung ano bang gagawin sa yung lalagay ng mga kahoy para umusok yung paglamig niya. Okay, yun ang plan na namin ng designer kung isa ang kasama ko. So ngayon, punta kami doon sa ang designer ko, nag-design siya ng yung supa, napalibot na supa, siminto lang, siminto, no, palibot, pangit tingnan, yung design na yun, saka yung nag-away na kami ng designer ko nung isa, kasi pangit, kaya yung ginawa ko, pinareverse ko yun, tapos pinanihin ko, tapos mas maganda yung ganyan natin, ganyan, tapos maglalagay tayo ng sliding window dyan, ang sa kanya, iba yung ginawa niya, walang connection sa isa't isa, pangit, tapos yung pa dito, basta ang gulo talaga tingnan, kasi, siya, pagdating dun sa ceiling, ang gulo-gulo, tapos may mga design-design pa, pangit tingnan. Dapat may connection isa't isa. Buti naman, sabihan ko yung may-ari, pinaliwanag ko sa kanya ng maayos, ganito, ganyan. Kasi ako kasi, pag nagpunta ko sa isang sa bahay kasi, iniisip ko lahat yung una-una, tatanungin ko yung gusto ng mangyari ng client, ano ba yung gusto. Tapos pag natanong ko yung gusto ng client, anong gusto niya, so iano ko sa kanya, i-visualize ko na sa kanya na ito ganito po yung magiging niya, mangyari yan, parang ganyan, ganito yung gagawin natin, ganyan. Ilalatago na sa kanya, so maganda ito, may connection sa isa't isa, ganyan. So tingin maganda tingnan. So basta yun, tip ko lang talaga sa inyo ha, huwag na huwag talaga kayong magpapagawa ng bahay na iba-iba yung mga materials na gagamitin nyo, walang connection sa isa't isa. Para
maganda, may harmony, maganda. Parang kanta siya, maganda daloy ng kanta. Diba? Hanggang matapos, iisa lang ang sinasabi ng kanta. Ganun. Hindi yung gumanta ka ng iba, may iba-ibang kanta-kanta naman, oh, 'di ba? So, pangit ang kalalabasan nun. 'Di ba? Baka batid tayo ng kapitbahay natin nun, pangit ang kanta natin. So, 'yun na. 'Yun ang tips ko sa inyo. Okay? So, kailangan maayos lahat ng sa loob ng bahay, dapat may connection ha. Huwag kayong bibili talaga ng mga gamit sa loob ng bahay na walang connection sa isa't isa. Ibig sabihin ng connection, kung bibili kayo ng kulay, mga color, mga pagdating sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto, kung ano yung kulay ng wall nyo, yun ang bilhin nyo, yung comforter nyo, pag-isahin nyo, pag-connection nyo sila, magkaroon sila ng connection, bubulol na ako, magkaroon sila ng connection dun sa comforter na gagamit ko, at saka doon sa support na nagagamitin nyo para may yung kwarto mo maganda tingnan, nagkakaroon ng connection bawat isa sa loob ng kwarto mo. Maganda tingnan yun, maayos, maliwanag sa mata, maganda matulog. Diba? Pero kung magulo yung kwarto mo, guys, nasa magulo. Diba? Dapat may connection talaga. Ha? Turo ko lang sa inyo, teach ko lang sa inyo talaga. Huwag kayong bibili ng gusto nyo kasi mura siya, binili nyo na. Huwag kayong bibili nun kasi hanap kayo na mas mura pa dun. Ay, maharap kayo ng gusto nyo kulay pero mura din. Hanap kayo. Yun lang yung tips ko lang sa inyo. Diba, minsan kasi sa mga amo nyo, diba? Ayun, sa bahay na lang, huwag na tayo sa mga amo yun. Diba kasi nagkapalit tayo ng comforter sa kwarto natin. So, dapat pag nagpalit tayo ng comforter, pag nagpalit tayo ng kortina, isa din, may kuinuksin din doon. Basta pag may terno tayo, huwag tayong bibili ng terno-terno. Kasi pangit tingnan. I-teach ko lang sa inyo yun. Ha? Basta yung kay kabayan, yung nakita ko yung picture niya, maganda yung bahay niya. Sa labas maganda ha, maganda yung bahay niya sa labas. Kasi pagdating sa loob, naging mukhang cheap na yung bahay niya. Wala na, cheap na siya. Tapos doon pagdating sa kusina din, yung tiles niya din doon, iba-iba din kulay. Tapos mayroon pa siyang, di ba yung tiles dito sa wall ng lababo nila, iba-ibang kulay pa doon, may nakalagay iba-ibang kulay. Tapos yung dito sa lapag, iba-iba din kulay. Kasi ang pangit na, as in, pangit na talaga. Hindi maganda tingnan. Ang ganda ng bahay, malaki, malawak, tapos bumili pa siya ng sopa, na napakaliit ang sopa, napakalawak ang sopa niya. Dapat, yung salon nyo is malaki ang area. So, dapat ang bibili nyo ng sofa, yung malaki. Yung swak doon. Kaya sinabi ko, kanina, dapat bago kayo bumili ng measure nyo muna yung area na paglalagyan para swak. Okay, maliit yung area ng sofa mo, yung salon mo, bibili ka naman ng sofa na malaki kasi gusto mo, hindi naman kasya doon, pinagpilitin mo siya magkasya doon, pangit. Parang nagsuot ka ng damit, di ba? Nagsuot ka ng damit na ang laki-laki mo. Or sabihin natin, ang liit-liit mo, tapos nagsuot ka ng damit, na maluwag, di ba? Or yung sabihin natin, mataba tayo, di ba? Tapos nagsuot tayo ng maiksi, kasi gusto natin maging sexy. Pag sexy na damit, ano mangyayari yan? Sabog, di ba? Huwag ganun. Ganun din ang mangyayari sa ano mo, sa sala mo, sa sopa niya, sa salon nyo. Kailangan, akma siya doon sa area lang. Huwag kang bibili ng sopa ng, pag gusto mo, maganda, bibilihin mo na. Kasi ano, yung sopa mo, masikip tingnan. Hindi siya makakahiga. Oo, dapat ang, kung malit ang sopa mo, yung salon mo, dapat ang bibilihin mo lang ng sopa, yung swak lang doon. Ng ano ko doon. Tapos maglagay ka pa ng rugs. Yung rugs naman na gagamitin mo din, yung kung sinabi ko kanina, kung modern yung sofa mo, dapat yung rugs na gagamitin mo, modern din. Huwag kang gumamit ng classic na rugs, tapos modern yung sofa mo, pangit din tingnan yun. So huwag yun. Gumamit ka din ng modern lang.
Kaya kayo, si model niya sa pamoy, so plain ang gagamitin mong rugs. Yung carpet, mga ganun. Plain lang siya. Kasi kung bibili ka pa ng carpet, something ano dyan, okay lang. Yan i-partner din sa ano, yung sa rugs, yung sa carpet, ganun. Pero kung, ano, modern, tapos papartinan mo ng classic yung, ano mo, yung sopa mo, classic na carpet, pangit ang kakalabasan yun, hindi siya bagay. Kasi yung para atas may connection, tapos yung kurtina mo din, kung kurtina ka, modern din siyang dapat gagamitin mo. Huwag yung classic gagamitin mo, tapos yung sopa mo is modern. Sabog ang mangyayari nun. Tapos yung mga figurines na ginamit mo diyan sa mga paligid sa display mo ay ano ay classic din, tapos yung sofa mo is modern, wala, sabog. Dapat kung classic, classic dapat. Kung modern, modern dapat. Okay? Sa susunod na ano natin, na topic natin, i-share ko sa inyo about ano bang klase ng modern, ano bang klase ng contemporary, ano bang klase ng ano ba 'yan? Nakalimutan ko. Kasi iba-ibang ano yun eh. Classic, modern, contemporary. Ayan. I-ano ko sa inyo para atis na may kaalaman kayo o may knowledge kayo about doon sa ano sa mga modern, classic, contemporary. Para pag nagtayo kayo ng bahay, alam nyo ano yung modern, ano yung classic. I-ano ko sa inyo, i-discuss ko sa inyo yan sa susunod ng mga panahon. Ganun, di ba? Atis, magkaroon kayo ng idea. Tips ko lang ito yan, nasa inyo yan. Nasa inyo yan kung gusto niyo or hindi. Basta importante yung ano doon, magbigay ako sa inyo ng tips para abot doon sa ano. Para yung bahay niyo, hindi maging katsara. O, di ba? Kahit simple lang na bahay talaga yan, kahit sabihin natin, bahay kubo lang yan, na bahay mo, napatayo ka ng bahay kubo. Pero, kung ang bahay kubo mo na yan, maayos, or nakaplano lahat, puro wood, kasi bahay kubo, mga wood naman, puro wood ang ginamit mo lahat doon, di okay yun, may connection is at isa. Pero kung ang bahay mo is puro kahoy, tapos maggamit ka ng ano ka ng mga steel, 'di ba? Papangit 'yun. Walang connection sa isa't isa. Pero kung puro kahoy talaga po. Excuse, yung puro kahoy. 'Di ba minsan yung mga American style. Kasi kasi mga American mga ano sa kanila, may mga kahoy yung ano sa kanila, yung ano nila. May mga design din. 'Yun. Pero sa ano naman sa Saudi, sa Saudi kasi mas ano sila doon, mas prepare sila sa Saudi, ano, more on classic sila doon. Classic, mga ganun sa kanila, classic na gold, yun, yung bahay nila. Kasi may nakapano ako sa Saudi, na pagpasok mo ng bahay nila, maganda. Kasi maganda talaga yung bahay na may connection sa set. Isa, mga more on classic kasi doon sa, ano, sa Saudi, nakita ko yung mga ano, bahay nila. Tapos, yun, sa atin naman, eh, wala kasi siya. Hindi naman nila alam ano yung sabi ng classic, modern, or contemporary, or ano dyan. Wala naman sila pakialam dyan. Ito tayo sa ibang bansa. Dapat, pag may tayo magpatay ng bahay, pag-isipan mo ng maigi. No? Kontakin nyo na lang ako. kung anong gagawin natin sa bahay nyo. Diba? Pwede nyo ako kontakin kung anong gusto. Kahit maliit ang budget nyo, simple, mag-aano naman ako sa kanyo. Magsasabi ko sa inyo na tag dyan ito yung ano nyo. Yung bibili natin, akma lang sa budget niyo, yung ganito, yun. Diba? Para at least smooth, maganda tingnan yung bahay nyo. Diba? Hindi yung sumupatay lang na, oh, wala namang problema yung patayo, pero kailangan is maayos, maganda. Ha? So, next time, pag nag-ano tayo, pag topic natin, tuturuan ko kayo about dun sa mga, ano, about dun sa mga, about dun sa mga types ng ano ng sabihin ko modern, contemporary, classic, ano pong mga tawag diyan. Iyan ko sa inyo, i-share ko sa inyo sa susunod na topic natin, okay? So, ayun lang po, magandang gabi. Bye-bye.